Isa din sa mga ano maling akala is kung ano man yung pinapahid mo, kung medyo may konting, alam mo yung sting, parang may konting hapde, effective yun. Parang gano'n, uy, mukhang nag-i-effective. Hindi ho totoo yun. Kung meron ho kayong napahid, nga sabihin, uy, narinig ko to sa radyo, o kaya eh, sinabi ng friend ko na ito daw nakita yung pinapahid sa mga niya. Vlogger. O yan, nakita ko sa influencers, sa ganyan. So, ang testing ninyo pa rin ho, no, kahit anong produkto yan. At isa pa ding ano, nakakalin lang is yung sasabihin, all natural yan. All natural, ganyan. Di ba? Sa parang ganon. Eh, yung mga all natural ho, kaya nga ho nila nabibenta, tumatagal sa shelf yan, kaya may mga halo ng ibang chemicals. So, hindi so, natural. Lang, hindi yung all natural, okay? So, testing ninyo pa rin. In short, pag may binili kayo, kahit saan nyo pabilhin yan, kay online o kaya sa tindahan or sa department store, testingin nyo ho dito sa may loob ng ito, dito sa loob ng braso, na may wrist, point out ko kasi manipis yung balat natin dito sa loob ng braso natin. Mm-mm. So that then kung doon pa lang kaunti pa lang eh medyo nagkakaroon na kayo ng rash, malamang hindi ho kayo hiyang diyan sa gamot na yan. Okay? Masyadong matapang. So, oo, matapang pala. At saka huwag po kayong malilin lang daw pag kunyari may mga naka-label na dermatologist tested. Mm. Diba? So, yun. So, siyempre sabihin, uy, siguro pwede nating pagkatiwalaan tong gamot na to kasi dermatologist tested yon. Ang hinahanap po natin sana ng label, FDA approved. Mm-hmm. No? Kasi nga, then, marami pong mga gamot na supposed to be na supposed to be natural, supposed to be nakakakung ano nung pinapangako. Pero dapat yan, dumadaan po, at required yon, dumadaan po sa FDA. Kasi siya po, yung Food and Drug Admin natin, sila ang nagsasabing, anong sinabi mo, para saan to? Mm-hmm. Para kamo, pampapimple? Sige nga, kailangan kasi may pruwebang ipakita yung gumawa nun, kung doktor, let's say yung gumawa nun, mm-hmm. or kung sino man, na talagang may testing na silang ginawa at talaga namang nakapasa sa testing. At yun ang hinihingi din, among other things. Yun ang kumbaga may standard doc, ano? Exactly, magandang term. Yan, may standard. Para protektado din tayo. Mm-hmm. And sa in tanong din ng iba, pwede ko bang gamitin, let's say, ano ba yung mga normal oils? Kunyari, coconut oil. Mm. O kaya ano. Yung virgin coconut oil, di ba? Yung iba nagpapahit sa mukha. Oh, virgin coconut niyan. Oil, oo. Kung bibilihin ho nyo yung virgin coconut oil o kung anong mang klaseng coconut oil, maganda ho yun. Okay, maganda ho yun. Usually naman, para sa pagkain, hinahalo sa kinakain o niluluto. So kung pwede sana, kung gusto nyo ng mga ganong natural, diretso mula sa prutas na, kung pwede. Mm-hmm. Meaning, yung talagang bagong piga, kayo pa nga siguro ang nagpiga nung coconut na yon para kunin yung gatas at yung oil. At okay na ipahid yun. Mm-hmm. In fact, ano pa ba ang ginagamit nila? Aloe vera. For example. Oo. Kung gagamit ho kayo ng aloe gel, hindi ba may nabibili ng ganon yung aloe vera gel? Malamig yun eh, sa mukha. Oo, malamig, di ba? Sarap, di ba? So bakit hindi na lang ho, kung meron ho kayong ganong halaman, may tanim na aloe vera. Ho yan. Oo. Uh-uh. Yung mismong balat na mismo, di ba, pag hiniwa ho ninyo yung dahon ng aloe vera, para siyang may gelatin, yes, sa loob. Yes, opo. Pwede ho ninyong idiretso sa mukha yun. Mas natural yun, Dok, ano? Yun. So ang ano din, at saka pero kasi dahan din sa ano na, pwede palang dinidiretso sa mukha. So yung mga kalamansi, pwede ko rin idiretso sa mukha. Uh-huh. O kaya yung mga lemon, pwede kong idiretso. Ang hapdi nun. Sana sabi kasi antioxidant daw. Oo. O dinatural-natural nga naman. Pero kasi again, medyo sa totoo lang, kahit po yung ating kalamansi, ang sarap-sarap hong inumin yan. Pero kahit po kayo, medyo napapa, kung medyo hindi ganong kadilutin, di ba napapasinok ho tayo, yes, sa matapang. So, asido din ho kasi yun eh. Normal na acid, citric acid. So again, porque, uy, maganda, parang may umaano sa balat ko, parang may konting hapde. Hindi ho ibig sabihin na effective yun. So marami naman pong products na pwede nyong gamitin. Marami din mga natural na pwede nyong idiretso. Pero especially yung mga may citric acid, iwasan. Avocado, for example, may iba ginagawa nila kung meron na kayo na-champuan sa palengke na avocado, mm-hmm, dinudurog ho nila yung avocado at pinapahid sandali sa balat kasi, mm-hmm, maganda ho yung oils nun. Mm-hmm. So, okay din pala yung avocado, Dok. Oo. So yan, yung mga normal, or hindi man normal, pero yung, at yun ang talagang botanical. Mm-hmm. Walang halong chemical, diretso sa prutas, no? So yun. Eh, yun nga lang, hindi pwedeng araw-araw kasi mamumulubi ho kayong araw-araw. Oh, kayo. Tsaka ang sarap, no? Para masarap na lang siyang kainin, Dok. Oo, masarap na lang siyang kainin. Totoo yan.